Hello, Crowellas! Mabuhay! This is Geisel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Kamusta ko kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Geisel Ortega, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Sa mga bagong subscriber ko, sa mga returning viewers, thank you so much sa suporta. Ang pag-uusapan natin ngayon ay alam naman ninyo sa aking thumbnail ang aking first hot prediction dito sa Miss Universe Philippines 2023. Sino nga ba ang luhaan sa first hot prediction ko? Charot lang. Akin to ha, hindi naman po sa kabuuan. Akin o, observation ko, sa palagay ko lang may chance na manalo dito sa Miss Universe Philippines. Sino-sino nga ba ang nakapasok sa aking top 15? Sino-sinong girls ang liligwak agad? At sino-sinong girls ang namumuna na sa aking prediction? Siyempre, umpisa natin sa aking number 15. My number 15 on my list is Miss Cebu Province, Emmanuel Vera. Sabihin man natin hindi ko siya bet, hindi ko siyang bet na manalo sa Miss Universe. Ayaw ko siyang sumali dito sa Miss Universe Philippines. Pero sa ang katotohanan din, malakas naman talaga si Miss Emmanuel Vera dito sa competition sa Miss Universe Philippines 2023. So, nilagay ko siya sa aking number 15. Yun lang yung nakikita ko so far sa kanya. At hindi na siya uusad ng bonggang-bongga hanggang top 5. Kaya dito muna siya sa number 15. Tingnan natin kung kakabog at bobong pa nga ba siya sa susunod mga challenges. Pero yung nakita kong kanyang her story at reason video ay hindi naman ako masyadong na-impress. Pero dahil may pangalan siya, Emmanuel Vera at number 15. My number 14 on my list is Miss Zambales, CJ Opiasa. Nilagay ko siya sa akin number 14 kasi siya pa, nag number 1 talaga siya sa akin sa ano, sa tourism video niya, her story niya. Talagang top on the list ko talaga si Miss CJ Opiasa. Kaya nilagay ko siya sa akin number 14. Pero kung hindi dahil doon, hindi siya papasok sa top 15. Ganun lang din. Baka may El Tocoyo yung lola mo. Pero so far kasi, yun lang naman yung bala niya. Ang kanyang good at ano ba tawag doon? Technical aspect pasarela. Yun lang. Pero the rest, wala. Mas maraming magaganda, mas maraming matatangkad, mas maraming kabugera, mas maraming good in communication skills. Kaya nilagay ko pa rin siya sa akin number 14 kasi nga siya yung nag-top sa akin her story, the recent video. My number 13 on my list is Miss Iloilo City, Chloe Gabales. O, diba? Ang ganda ng kanyang hair story. Natuwa ako. Very, very bongga. Tapos, very Iloilo City. Ang ganda ng team. Ang galing ng eksena. Talagang pinaghandaan nila ng team ng Iloilo City. Talagang, when it comes sa Iloilo City, talaga hindi nagpapakabog. Nalaglag lang nga lang sila noong 2021, nung Bea time. Hindi sila nakapasok. Pero nung Rabia time, tapos last year, nakapasok sila sa top 10. Tapos this year, malakas din ang kanilang panlaban sa Iloilo City. Kaya, congratulations Miss Chloe Gabales. My number 12 on my list is Miss Aklan Avery Marian Sukga. Siguro sa Avery yung pinakabata. Siya din ang pinakamatanda. Pinakamatangkad. Fresh, halata na walang experience when it comes sa national pageant, pero nakikita mo yung potential. Nakikita mo sa pag may katabi siya, nagsistand out siya. Kasi nga sa height niya na towering, 5'11", 5'10", mga ganyang eksena, ang ganda ng advocacy, ang ganda ng communication skills, a beautiful lady, matangkad. So, ano pa bang hahanapin kay Miss Avery Sokdang? Punti na lang talagang polish at sa styling. Tapos, ang hinihingi ko lang talaga sa kanya yung maturity. Siguro, masasabi kong hindi pa niya time ngayon, pero nandun siya sa contention, nandun lumalaban siya, at very empowering woman talaga si Miss Avery Marian Sokgang. Kaya nilagay ko siya sa ating number 12. My number 11 on my list is Miss Palawan,
Luisa Galliardo. Nakakaloka yung beauty ng Palawan na to. Ang ganda-ganda niya talaga. At hindi ko maalis sa isip ko na pang top 10 ba siya? Parang pang top 10 siya. Nakita ko yung photo nila ni Celeste Cortez. Ang ganda niya talaga. Grabe, nagsishine bright like a diamond talaga yung lola niyo. Hindi lang siya napapansin kasi hindi nga sikat. Kasi nga, yung pinapansin ng mga tao ay yung mga front runner ng mga artista, mga sikat na mga previous beauty queen niyo. Yun yung mga sinusuportahan nila. Pero, huwag kayo. Huwag ninyong i-underestimate itong si Miss Palawan Luisa Galliardo. At baka madagdagan ang Miss Universe Philippines natin na Galliardo ang apelyido nung si Miss Lindy Galliardo nung 1993. Ngayon naman siguro si Luisa Galliardo. Napaka-beautiful, napaka-pretty. Ang cute-cute, ang strong-strong. Papasok na tayo guys sa aking top 10. Sino kaya mga pumasok sa aking top 10? Palagay niyo, pasok kaya ang mga manok niyo? My number 10 on my list is Miss Princess Marcos. Alam niyo guys, hindi ko alam kung bakit ang galing, ang stand out niya sa iba, sa face. Hindi ko alam, hindi naman siya yung pinakabonggang maganda ha. Pero nagsistand out siya pag tinabi siya sa maganda. Ganun yung kapangyarihan ni Miss Princess Marcos. Bukod doon, ang sexy niya, tapos yung the way na magsalita siya ay very, ano ba tawag doon? Very proper. Basta may mga ganun siyang dating sa akin. Kaya nilagay ko siya sa aking number 10. Kasi parang sasama yung loob ko kung lalaglag siya sa top 10. Ganun. Ganun yung pakiramdam ko. Kaya nilagay ko siya sa aking number 10, Princess Marcos. My number 9 on my list is Miss Cavite, Samantha Pandillo. Nakikita ko talagang nawala sa kanyang chance ang Miss Universe kasi pag siya ang pinadala natin sa Miss Universe, siguradong bash at bully talaga itong si Miss Samantha Pandillo. Kung si Celeste Cortez nga na sobrang ganda ay binubuli, ano pa kaya siya na maganda din naman siya pero wala doon sa standard ng mga Pinoy. Communication skills, wala naman tayong problema kay Miss Samantha Pandillo. Kung mga pasabog lang naman, wala din naman problema. Ang kanyang her story, medyo natuwa ako ng very very light. Pumasok siya sa akin sa top 15. So, Samantha Pandillo, nilagay ko lang siya sa aking number 9. Cavite. My number 8 on my list is Miss Alexandra Bulli. Oh, tama ba ang pagbigkas ko? Isa siyang volleyball player, sa libero. One of the prettiest face dito sa competition si Miss Alexandria Bulli. Hindi ako masyadong believe doon sa kanyang hair story kasi nga kinento lang niya kasi wala ka namang ipropromote doon sa Bako or kundi Talaba at Ahong. Pero nakukulangan lang ako doon sa kwento niya para sa sarili niya na galing siya sa ibang bansa na pagpupunta diyan sa Bako or mga kasama pamilya. Although natuwa ako doon nakasama niya yung pamilya niya doon sa video na yon, pero parang yung iba kasi to the highest level yung pinakita. So still, at my number 8 is Miss Alexandria Bulli. My number 7 on my list, Agusan del Norte Hanari Zarzoso. Ay guys, kung ganda ang pag-uusapan, wala lang tayong pagproblema dyan. Medyo kinapos lang talaga ito ng very very light sa height, pero hindi naman problema yun sa Miss Universe. Advocacy about psoriasis, wow, amazing. Communication skills, amazing. Tapos yung aura, yung ganda, yung eksena, talagang pack na pack yung arrive niya baga as a pageant contestant. Kumbaga hindi magpapalampaso ng buhay itong si Miss Adjani Resorso. So kasi ganun ko siya nakikita, parang palaban na palaban. Kahit na maliit siya, halimbawa sabay sila ni Miss Aklan, kahit na maliit siya, laban na laban pa rin yung face niya. Kaya yun yung nabibiliban ko, kahit maliit siya, lumulutang siya ng bonggang bomba. Miss Agusan del Norte Hanari Zarzoso at number 7. My number 6 on my list is Miss Pampanga Angelique Manto. Isa din to sa mga maliliit na contestant, siguro mga 5'7 or 5'6 yung height ni Angelique Manto. Pero nakikita ko yung eagerness, nakikita ko yung charisma, nakikita ko yung, when it comes kasi sa communication skills guys, wala talagang problema hindi ito kay Angelique Manto. Medyo problema lang tayo dito sa kanyang
kanyang advocacy, kasi medyo walang resibong nakikita sa social media niya. Pero may gawa naman, may ganap naman. So, nilagay ko lang siya sa aking number 6. Hindi pa siya umaangat ang bongga kasi nga marami pa akong butas na sisilip sa kanya. Pero very beautiful, very Miss Evangeline Pascual, Miss Pampanga Angelique Manto. Ngayon guys, papasok na tayo sa aking top 5. Siyempre, akin to ha, hindi naman sa inyo, hindi naman sa lahat, hindi naman ano. Next na prediction ko, kung wala pa rin challenges ditong week, ay tatanungin ko yung mga kapitbahay ko, pamilya ko, kung sino yung mga top 10 nila. O, diba? Tapos, ipe-prediction ko yung second prediction ko. Pero akin muna ngayon so far. At saka, mag-comment on below na lang kayo kung ano yung inyong reaction sa aking top 15. My number 5 on my list, Baguio City, Krisna Gravides. Beauty, check. Pasarela, check. Body, check. Halos lahat kayang-kaya ni Krisna Gravides. Ang problema lang sa kanya yung kanyang home skills, medyo hindi naman matalino naman siya. Medyo ano lang talaga, hindi siya makakuha ng tiempo para bonggahan. Wala siyang hindi naman pageant pati. Hindi baga katulad ng iba na very spontaneous, para Katriona, very spontaneous magsalita, mga Karim Ibasco level niya, mga Purina Amelik na, ganun lang yung comms skill. Meron naman siyang laman, may laman yung sinasabi niyo, yun nga lang, parang hindi sigurado yung dating, kung hindi talaga, hindi siya, walang conviction, yun. Yun na lang siguro yung perfect na example. Walang conviction once na magsalita siya. Kaya nilagay ko lang siya sa aking number 5 kahit bonggang-bongga na itong si Miss Baguio City, Krisna Gravides. My number 4 on my list is Miss, magugulat kayo, Makati City. Nilagay ko lang siya sa aking number 4. Mabuti na lang tumaas ang kanyang level sa kanyang hair story. Nakilala ko siya ng bonggang-bongga kasi kung hindi maganda ang kanyang hair story, ilalaglag ko talaga siya ng bonggang-bongga. Dahil maganda ang kanyang hair story at pinakita niya na ang totoong Michelle D, ay di palakpakan tayo. So sana sa susunod pang mga challenges, kumabog at bumongga siya. Hindi lang siya yung so-so-so-so ni si Miss Michelle D. Dapat kumabog talaga at bonggang-bongga. Kasi hindi madaling laban ang makakalaban niya. Hindi madaling laro or hindi madaling contest ang sinalihan niya. Ang daming magagaling. So good luck sa'yo, Miss Makati, Michelle D, at my number 4. My number 3 on my list. Matagal ko ito may nag-isipan kung ina number 3 ko siya or in number 1 or in number 2. Yung top 3 ko na to, parang naghalo-halo siya sa ano ko, na naghalo-halo siya sa utak ko. Sino pa ina number 1 ko dito? Pero my number 3, napag-desisyonan ko ngayon-ngayon lang din. My number 3 on my list, Bohol, Pauline Amenix. I'm sad na nilagay ko siya sa number 3, pero hindi ko naman kasi tulak-abigin yung mga nasa taas niya. So far, hindi ko muna siya bibigyan ng top. Dito muna siya. Kasi habang lumilinis ang kanyang styling ngayon, napapansin ko yun, Miss Pauline Amenix. Talagang lumalakas ang arrive, lumalakas yung eksena ni Miss Pauline Amelinx. Agree man kayo or disagree, basta yun yung nakikita ko. Siyempre, akin lang naman to prediction. Yung Miss Bohol ay talagang eager, determination mag-uubapaw. Talagang wish ko lang sana na i-enjoy niya ng bonggang-bongga yung ano niya to, journey niya na to. Huwag na siya masyadong laban na laban kasi doon siya natatalo pag laban na laban talaga ng bonggang-bongga. Kaya i-enjoy na lang niya kasi last hurray niya na ito sa Miss Universe Philippines. Hopefully makuha niya ang corona, pero nilagay ko lang muna siya sa aking number 3 kasi nga may nakikita ako mas angat sa kanya so far. So far ha, sa mga challenges ngayon. Kaya nilagay ko siya sa aking number 3, Pauline Amelinx ng Bohol. My number 2 on my list, isa din sa mga pinagpiliin ko, nagdalawang isip ako. Grabe, arrive pa lang nito Miss Universe na. Kwento pa lang nito Miss Universe na. Yung ano pa lang niya, yung comm skills niya, Miss Universe niya, yung dating, yung everything about sa kanya is Miss Universe niya. Parang niya clear Dakanay. Alam mo, Joy, kung bakit nilagay ko lang siya sa number 2 ko, nang dahil doon sa tourism video niya.
disappointed ako ng Very Very Light kasi, 'di ba, ang ganda-gandang kwento na nabuntis ka ng maaga, na model ka, nabuntis ka ng maaga, hindi mo na paghandaan ang iyong ano, hindi niya kinento doon. Kinento lang niya na may anak siya at kung ano may ano siya part or partner or whatsoever, kasawa ba? Basta may ganun, parang ang kulang-kulang, parang ikinento lang niya yung para niya, pero yung sarili niya hindi niya kinento sa madla. Doon ako nakulangan sa kanya ng Very Very Light kasi nga chance niya yon para ano, ipakita sa buong mundo na ito na, lalaban ako kahit may anak ako, lalaban ako kahit whatsoever, di ba? Kakaiba ako, di ba? Sobrang lakas ng dating, may something sa presensya niya na wow, nakaka-wow, ang ganda-ganda. Medyo pa-bebe nga lang yung kanyang eksena when it comes na magsalita si Paranaque. To be honest, aaminin ko rin yun. Pero yung dating baga, yung arrive baga niya is very nakakakapang Miss Universe talaga. Kaya pag inalaban natin to, yung kwento niya as a mother, yung kwento niya as a model na nabuntis ng maaga, ay guys, talagang kakabog talaga to sa ano, sa Miss Universe. Sa height niya na 5'10", sa beauty ng face niya, sa nag-iisang 7 ang buhok, ang bongga, panalo. Panalong-panalo talaga yung eksena ni Miss Clea Dacanay. Kaya nilagay ko lang siya sa akin number 2 dahil medyo na-disappoint talaga ako doon sa hair story niya. Kulang masyado yung ano, yung kwento niya. Dapat tinodo niya na. So, nilagay ko siya sa akin number 2. Oh yes! At syempre, pupunta na tayo ngayon sa aking number 1. Siguro alam na ninyo kung sino. Wala namang obvious, diba? Obvious naman na very vocal ako dito kung sino yung aking gusto na maging Miss Universe Philippines 2023 so far March 19 ba ngayon? Tama ba ako? Okay, March 19 so far siya ang pinakagusto ko. Siya ang pinakabongga, Miss Davao Oriental, Kalaisa Castro. Kumbaga total package yung hinahanap na sa kanya na wala namang problema. Yung styling medyo lumilihis ng Very Very Light pero hindi naman yung problema siguro. Communication skills pasare. Kumbaga pack na pack. Nung lumaban siya sa Miss Asia Pacific International, medyo hilaw pa siya. Sabrang bata pa niya noon. This time, I'm sure matured na siya. At tingnan mo naman nung nakitang nagpasarela si Michelle D, si Paulina Ameleng, si Samantha Pangilio, at saka si Miss Clarissa Castro. Super stand out, super tangkad, at wow. Mapapawaw ka na lang talaga sa kanya. Kaya nilagay ko siya sa aking number 1. Clarissa Castro. Woo! There you go guys, sana ay matanggap ninyo ang aking prediction ngayon, 17 ano ba tawag doon? Top 15 ko. First hot prediction ko for Miss Universe the Philippines 2023. Kayo guys, sino yung top 3 nyo? Pag-usapan natin yan sa comment section. Bongga bongga. At kung ano ang yung violent reaction dyan, comment down below na lang kayo. Maraming maraming salamat guys. This has been Gaisel Ortega at maraming maraming salamat sa mga bago ko subscriber, sa mga legit ko na mga nanonood sa akin. Maraming maraming salamat. Paalam!